Pain becomes paralyzing. Pero pag naintindihan mo na pain is byproduct of goodbye and goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good, then you'll get through it better. How do you keep the music playing? This is Papa Jackson's Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Hindi mo magawang magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Parang may masakit. Pero bakit hindi ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something, I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Ang oras sa Bungabuluhan, 8 na lang palang minuto bagong ikasampo ng gabi. Ako po ang inyong lingkod. Ako si paring Mark. Tawagan niyo na ako kasi napabaliw na ako dito. Oo nga, tawagan niyo na ako. Sige na, 7001-7949 or 8721-2429. 7001-7949 or 8721-2429. Ay, magandang gabi po sa lahat po ng mga nakasubaybay sa atin, ha? Sa Ibayong Dagat, hello po sa inyo. Yung mga nakikinig po. Bukas, oh, hello sa mga taga Hong Kong. Nandyan ako, nandyan ang ano. Ang Alduesa E. Doyet Ogatis family. Nandyan sila bukas. Pupunta sila kami all. Bibili lang chopstick, ha? Oh. Diba? Ako, magdi-Disneyland sila. Parang gusto ko pupunta ng Hong Kong, no? Para ma-meet ko si ano ulit, si ito? Si Mickey Mouse. Diba? Magandang gabi po sa lahat po na nakasubaybay sa atin. Binabati ko si Kenneth Makutong. Ayan, nakaantabay sa atin. Oo, maligayang bati sa iyo. Hello sa iyo. At sa iyong asawa. Oo. Magandang gabi. Tawagan niyo na ako dilin, 7001-7949. Or 8721-2429. Papa Jackson, nasan po si gandang kara? Pusko, gabi na. E di natutulog na. Oo, tulog na yun. Baka hindi ko alam. Baka hindi ko alam makatulog na. Nakasampay, basa. May pigain ko siya. Jennifer Sepe, Gigi Capistrano, Yeng Bacolod, Cynthia Capulong, Nida Bernas, uy, kay Mami Basi Villaflor. Naku, yan talaga yan, oh. Van Gerosales, Mary Rose, Laureno, yan, Rodely Inquilio, pakiblock nga to. Rio Omali, Angel Padual, Pachita Tupas, Yamon, Apple Fuentes, oh, maligayang bati po. Ruby Panes, Miss Ana Solomon, Marilu, Reroma, Pachi Tupas, nabati ko na to, oh. Maligaya ang body po sa inyo lahat, no? Wednesday pa lang ngayon, no? Parang feeling ko pa Friday na. Parang ang haba na ng linggo ko, pero hindi pa naman ganun ka, tawag nito? Ganun ka lalim ang linggo, no? Parang, ano parang, Wednesday pa lang ngayon, no? Thursday pa lang bukas. Hala, my God! No! Hi, bitch! Maligaya ang body po sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin sa mga provincial stations natin sa Dagupan, Davao, Cebu, and Naga. O, sa Pangasinan, hello po yung mga Ilocano. Ha? Sinong Ilocano? Diba? Maligayang bati po. Oo. Yung kuya ko nag-PM kanina. Sabi niya, Tol, gusto ko bang kumain ng burdibod? Alam niyo ba yan? Alam niyo yung burdibod? Alam niyo yung dinengdeng? Okay. Yung dinengdeng, pag puro green na nakita mo, dinengdeng yun. Diba? Sa Luyot, Sita, Patola, dinengdeng yon pag puro green, no? Pag nilagyan mo ng kamote yon at saka kamote tsaka bunga ng malunggay, automatic nagiging burdibod yon. Okay? Pag tinanggal mo yung mga dahon at pelta mo ng talong tsaka ang palaya, pinakbet yon.
Yan. Totoo nga. Oh. Eh, hello po sa mga Ilocanong ano, magaling magluto. Na, alam niyo mama ko, masarap magluto ng pinakbit mama ko eh. Oo nga. Hindi ko na kasi makain yung ano na nanay ko, yung buro na ano niya, ginagawa niya. Yung kanyang burong isda. Papa Jackson, good evening. Yan, Jean C. Del Socorro watching from Antique. Yan, hello po. Tagasan ba si Mami, ano? Mami Elvi Kilario? Tagasan ba siya? Antique ba siya? Nako. Diba? Sending prayers to those who were affected of the typhoon. Super typhoon in USA talaga. Anong state po kaya yan? Nako. Alam nyo, eh, ano nga to? Tulungan nyo ako mag-analyze. Di ba ang dami ng natural disasters ngayon? Dumami ba yung natural disasters o mas nalaman lang natin kasi may internet? Di ba kasi nung bata tayo, I'm sure marami naman talagang natural disasters, di ba? Pero we have no way of knowing kasi wala namang internet nun eh. Di ba? Oh. Walang ano, there's no way of ano of knowing real time, no? Yung mga tipong wala pang 30 minutes yung balita sa Africa, alam na sa Pilipinas, no? Dumami ba ang ano ang disaster or mas nalaman lang natin, no? Makakalungkot, no? Ewan ko, nalulungkot ako mga pangga kasi ang dami ng mga ano. Ang dami ng mga unusual na events sa mundo. Ang bawa, Dubai, binaha. Diba? Ang init dun eh. Diba? Oo. Tapos, nung bata ako, El Nino lang yung ano. Yung alam kong parang ano, yung weird weather, El Nino lang. Tapos El Nino nagbirata, nagjumawa, La Nina. Diba? Yung La Nina naman, super wet. Diba? Tapos yung ano, El Nino, super humid naman yun. Naku, nakakatakot ang mundo. Naku, saan? Eh, yung ko, diba? Yung sabi niba, end of the world na, no? May ganun, eh, no? Malapit na. Naku, dapat makakiss na ako. Bago man lang. Babaw na concern ko, eh, no? Des, mag-ingat po tayo, ha? Malapit na po ang tag-ulan. Rainy season is now around. Ako, pakiusap ko lang po. Sayang tayo mga Pinoy, ha? Huwag kayo magtapon ng basura sa paligid. Yun lang po ang pakiusap ko, ha? Okay. Yung pag kumain kay chichirya nyo. Bawa, kumain kayo ng ano, ng chichirya, yung mga cheese curls ninyo. Huwag nyo po itapon yung pinagkainan ninyo. Itupiin nyo, bulsa nyo. Pag napunta kayo sa lugar na may basuran, itapon ninyo. Kung hindi mo kaya, kainin mo. Kuyain mo, di ba? Di ba, maging ano tayo, maging... Alam mo ang kulang minsan sa atin. Ito, naniniwala ko dito. Hindi tayo self-aware. Na sometimes what we do sa environment is going to affect people. Na, wala tayong awareness na ganun eh, no? Oo. Kanina, alam nyo kayo nababanggit ko to. Kasi kanina, may nakita ako, nag-yosi, nagda-drive, tinapon yung upos ng sigarilyo sa kalsada. Hindi ko lang nahabol eh. Oo, nanghahabol kasi ako ng ganyan eh. At wala akong pakialam kung mag-aaway tayo. I don't care. Alam ko mag-aaway man tayo, alam kong tama ako sa part na yun. Nagtapon. Alam mo yung, ano to? Ano ang kalsada ng Metro Manila? Di ba? Tapunan mo ng basura. Ako naniniwala ako na ano, yung mga taong ganyan, bobo yan. Totoo. Ang laman ng ulo niyan, hindi utak, pushpin. Alam niyo pushpin? Yung social na thumbtax. Totoo, di ba? Nakakaloka yung ganyan, no? Nakakapiko, nakakaloka. Ba't ka magtatapon ng basura sa paligid? No? Bakit mo gagawin yun? Kaya di ko alam kung... Di ba may batas na bawal mag-yosi habang nagdadrive? Or ordinansa lang ng per city? Ano, batas ba siya? Sige nga, pakitanong nga si ano, si Colonel Nebria. Di ko alam eh. Di ba? Sabi ni ano dito, paano ka mag-confront kapag ganon? Sabi ni Judge, nagka-topless ako. Ganun. Tapos nag-reflex ako ng muscle. Charot. Ah, si Mami LV, taga Southern Leyte po ako. Ay, Mami LV, naalala kita. Hello sa iyong mister na malikayang bati po. May caller tayo, si Ishi ng Laguna. Oo. Ishi ng Laguna. Ang ganda ng pangalan niya, no? Parang ano? Parang pinsan ng sushi, Ishi. Ayun. Good evening po. Good evening, Ishi. Pwede lakasan mo? Hello? Ayan. Okay na po. Ayan. Hindi pa rin. Ay. Hello? Ayan. Wala ka namang ginawang iba, no? Ishi? Po. Saan ka sa Laguna?
Kalamba. Kalamba. Magkano na ngayon ang isang ano, box ng Buko Pie? Hindi ko po alam. May matagal na ako hindi nakakakain. Na talaga? Oh, di ba? Di kilala ang Laguna, di ba? Buko Pie, ganun, di ba? Yung, Opo. Ano to? Cashew nuts. Marami dyan eh. Mm-hmm. Madami po. Anong ginagawan Isha sa buhay? Kasi po, ngayon po nag-a-apply po. Kasi nagkaroon ako ng business tapos medyo... Ano naging business mo? Coffee shop po. Ah, coffee shop. Ano nangyari sa coffee shop mo? Nung mga unang buwan po, medyo okay siya. Okay po talaga yung, ano, yung kita, yung sales. Mm-mm. Medyo, ano po, may dalawa kasing gumaya po. Yung isa mas malapit pa dun sa BPO na target namin, tapos, target market namin. Tapos meron pang gumaya na malapit sa canteen. So, ano po, yung sinasabi kasi nilang healthy competition, medyo talagang affected po talaga kami. Kaya, ayun po, dun po kasi sa business, magkasama kasi kami ng partner ko. Bali, nung umina siya, nag-decide ako na mag, yun nga, mag-work na lang ako, bumalik na lang ako sa BPO, tapos ibigay ko na lang sa kanya yun. Ayun po. Pag sinabing partner mo, baka lalaki pinag-usapan natin? Ay, lalaki po. Ah, lalaki, oh. Boy, po. Kino-confirm ko lang, ha. So, ano, may pagkalipin mo yan or parang asawa na, ganun? Opo. Binigay mo sa kanya, sag-work ka na lang? Opo, siya din po eh. Parang plan niya na din mag-work kasi hindi na stable yung kita doon. Ah, bukas pa rin yung coffee shop? Opo, bukas pa din naman po. Naku. Naku, baka mamaya yung ano, no? Yung wake up brew yung mga tumabi sa'yo, no? Alam mo ba yung coffee shop na wake up brew? Hindi ko nga pa alam, pero parang wake up brew. Parang sa may Tagapo? Layo ka pa sa Tagapo? Hindi ko po nakita. At least, hindi ano. Parang kakaiba lang yung kakaiba pero, lang yung... Pero alam mo, minsan kasi may ganyan eh, no? Ang magtatayo ng business malapit sa'yo, tapos tataluyin ka nila sa presyo. Kung ang, 'di ba kung ang isang baso mo 150 sila gagawin nilang 120. Hindi pa po, Jack, mas pinakamura yung sa amin kasi ang problema po doon, pop-up store lang kami, gabi lang kami nakakapwesto. Plus tapos po, meron kasi dong call center. Yung ibaba noon dati, umaga lang mall siya, eh, mall yung katabi niya. Mm-mm. Yung ibaba noon dati hanggang 10, yung mall hours lang po sila nag-o-open. Nung nakita nilang gabi kami na pwesto at may target market nga po, nag 24/7 sila. Tapos meron din po doon canteen na kinakainan ng mga taga-call center. Nag-open din sila ng ganun. Kaya ayun po. Galit ka ba sa mga ano? Anong mensahe mo sa mga YouTuber? In-explain ko lang. Anong mensahe mo sa mga yun, ha? Walang joke lang, joke lang. Baka hindi yan ang nakalaan para sa'yo, di ba? Baka mamaya, oo, di ba? Baka iba ang business na nakalaan sa'yo, mas nakakayaman. So, you'll never know. Alam mo, naniniwala ko na sometimes, no, getting rich is just one business away. Hahanapin mo lang talaga kung saan ka, ano, papatok na negosyo. Opo. Diba? Ako, nakakatayo ko lang ng bagong business. Dati, ang business ko, magbenta ng pinsan. Walang bumili. Ang hirap ibenta ng mga pinsan ko, makukulit din kasi. Wala na. Anyways, ba't ka tumawag sa akin? Ano po kasi, Papa Jack, bali. Kasi naghiwalay po kami ng partner ko. Naku, nasa kanya yung mga ano, ate. Coffee maker. Hindi po, kasi dalawa pong, yung may pang bazaar din kami. Tapos, meron ding pang pop-up store. Oo. So, hinati ko po. Kasi, Papa Jack, dati, parehas kami sa BPO nag-work. Tapos, ako kasi may savings ako. Tapos, yun nga, sabi ko, pangarap ko magkaroon ng business, ganyan. Tapos, ikaw ba namuhunan dun sa ano, coffee ninyo? Opo. Tapos sabi ko, paano tayo kung gusto din po niya kasi natotoxic ka na din siya, nahirapan na din siya sa call center, no?
Di sabi niya, siya po yung nagsabi sa akin, siya yung nag-offer na, pag naka-ROI ka na, hahatiin na natin yung kita. So, yun po, ang dami po kasing nangyari sa amin nung... Wait lang, let me clarify. Ibig sabihin, the entire investment came out of your savings. Apo. Okay. So, ang usapan ninyo, pag nag-ROI na, say for example, 300,000 yung pinuhunan, pag nag 300,000 mark ka na, in excess of that, lahat ng kikitain na, 50% na kayo. Opo. So before reaching the yung break even ano mark, wala siyang kikitain. O may sweldo pa rin siya. Wala po siyang kikitain pero ang iba na po kasi nangyari nung nandun na kami sa business eh. Mm-mm. Bali dahil nga po medyo mataas na po yung nailalabas kong pera, sabi ko, tapos gusto ko na rin siyang kumita. Pero lahat naman po, kunwari po yung mga, yung sa rent po namin sa bahay, yung mga expenses po namin, bills, so, dun ko po sa sales kinukuha para, ano na nga po, ano, wala nang problema. Ang problema niya na lang po, yung mga pang-ala-allowance niya kung may gusto pa siyang bilhin. Mm-mm. Ganun po. Tapos, medyo mataas na po yung nilabas ko. Sabi ko, ito, hintayin na lang natin mag 100K para pag naka... Okay na yun sa akin. Pag mga 100K, okay na, maghati na tayo para... Kasi, kung aabutin pa kung sorry, nilalamig ako, patid ko lang. May aircon ka, kaya laki ng bill nyo. Pati mo. Shoot. Game. Ayun po. Kasi kung intayin ko pong wala 200K po, uh-uh, ang ROI, kailan ba po siya magkakaroon? Magkano ba pinuha naman ng buo? Parang halos 200 po. Kasi bumili ako ng, may cart din po kami. May cart, okay. May dalawang... Tapos kung bumili ka ng coffee machine, no? Ang tatak Breville, no? Hindi, ano ba yan? Tapos? Ayun po. Kasi nung ano po kasi nagsasama kami. Nagkakasilipan po kami ng trabaho. Mm-mm. Tapos, hindi na kami magkasundo. Feeling ko ano, ito, hula ko lang ito. You can confirm this or deny sa akin. No? Feeling ko pag ganyan kasi ang setup, no? Especially kapag you are business partner with someone you're also intimate with. Feeling ko nang nanggagaling ang problema doon sa idea na hindi nyo defined kung anong role ng bawat isa. Mm. Sino masusunod sa finances? Sino may last say sa finances? Sino may last say sa lasa? Sino may last say sa kulay? Sino may last say sa... Di ba? May ganun. Ewan ko lang. Hindi po kami nagkagawa kasi may experience din po ako sa manager sa food industry po. So talaga? May anong restaurant? Sa ano po? Chowking! Hindi. Sasabihin ko po ba? O yun naman! Greenwich! Sa ano po? Sa Shakey's. Shakey's! Naku! Bakit tuwing Pasko lang lumalabas yung inyong apple pie alamod na pizza? Ha? Paliwanag nyo nga sa akin yan. Tsaka bakit lahat ng Shakey's may katabing peri-peri lately? Ha? Ay, ano yung sister company na po nila? Actually, brother company sila. O tapos, ano nangyari? Ayun po, ginawa ko yung may kanya-kanya to, kaming toha. Kunwari ako yung mag... Siya yung... Kasi po nahirapan ako sa kanya kasi ever since po BPO... yung pinanggalingan niya, hindi siya kumikilos, ganyan. So ako palagi, yung parang, tapos nung naghahabol ng ROI, ako palagi yung babangon, ako lagi gigising sa kanya. Yun nga, yun siya sabi ko kanina. So hindi defined ang role ninyo. Di ba kasi kung dinefine yun, oh, ikaw yung ano ha, ikaw yung gigising ng ganito oras regardless. You have to wake up this hour para i-open ang store regardless. Di ba? Ganun, di ba? So hindi defined. Ano po eh, isang oras lang naman po, 9 parehas tayo gigising. Kasi nung nagsisimula po kami, kami lang po, kami lang na tao, kami lang po kumikilos. Hanggang sa nagkaroon po kami ng tao. Mm-hmm.
ano po eh. Nagsimula po yun kasi ano, siya lang yung, siya po yung gagawa ng kape. Yun po yung tinuha ko sa kanya. Kasi ano siya, hindi po siya marunong sa bahay. So ako na lang mag-ayos sa bahay, ako nagpe-prepare lahat, ganyan. Pero ito pong, yung mga buwan na po yun, parang bad trip na po kami sa isa't isa eh. Bakit? Ba't kaya bad trip? Ayun po, kasi siya ang nire-reklamo niya. Nare-reklamo niya po na ang lahat nga po ng kita ng negosyo is sa akin. Which is sabi ko naman, kasi yun ang pang napag-usapan po namin. Tinanong ko naman po siya kasi hindi ko po pwede lahat sa akin. Sinabi ko din sa kanya na sana dapat meron kang, kahit pa paano, meron kang natabi para in case, kasi business lang, hindi natin alam kung anong bang mangyayari talaga. Pero nga, nagsisimula po, so okay na okay po. Ngayon lang po, nung pumalo po ng May, tag-ulan, tas mayroon namang mga nanggaya, ayun, humina po talaga. So ngayon, ilang branch ang bukas sa inyo? Isa na lang? Isa na lang po. At siya na yung nangangasiwa? Opo. May hinati ko po yung mga gamit. Marami pa pong mga stocks eh. Okay. Iniisip ko nga po kasi ngayon papadyak na ang problema ko kasi pati sasakyan bumili ako para iniisip ko kasi that time. Kasi minsan pag tinotoyo siya, aalis siya, sarado talaga tindahan. Hindi naman po ako marunong mag-drive. So, bumili ka ng sasakyan, pera mo ginamit, hindi ka marunong mag-drive? In sabi ko nga po, ano, nagpa-aral naman po ako, Papa Jack. Pinag-aaralan ko po mag-drive. Kasi wala naman po magpapahiram sa akin. Kung... Kilala mo si Alma. Ganyang-ganyang ginawa nun. Di ba, bumiling kotse, hindi marunong mag-drive. Tsaka na lang. Ano? Pero ang point ko dito, alam mo, hinahanga kita sa kabilang banda. No? Kasi when you put up the business, when you bought the car, every plan you had revolved around having him around you. Tama? Opo. Ba't kami? Break na ba kayo? Break na nga po kami. Ha? Nag-iwalay kayo? Kailan? Oh, parang kaka-uwi ko lang din po kasi dito sa amin. Tapos... Sino nakipag-iwalay? Ako po. Bakit? Anong turning point mo? Kasi po ano eh, parang hindi ko na rin po makita yung sarili ko sa akin. Kasi parang magkaiba kami ng goals. Ah, okay. That explains everything. Kasi ibig sabihin yung wavelength na din magkatugma eh. Kasi that explains everything. Regardless, may mga tao nga nagmamahalan eh. Nito may wavelength, naghihiwalay. Kayo pa kaya na may pikuna na sa bawat isa tapos hindi tugma yung wavelength ninyo. What exactly was the turning point? Meron yan eh. May isang event na nangyari na napuno ka. Ano yun? Kasi po, madami po kasing yun po yung pinamahirap eh. Yung nagbabawi ako ng ROI. Parang ako lang yung nagpupursige. Tapos nung nakabawi naman ng ROI, humina naman. Nung humina, syempre, lahat palagi sa akin yung sisi, ganun. So na, lulungkot ako sa lahat naman kaya nung ano, lahat po, ginagawa ko din sa business. Kasi ano lang po yun eh, kami sariling timpla, ganyan. Pero ilang buwan din po kaming nabuhay ng ganun lang, parehas kami na maayos naman yung buhay namin, na alam niyo po yun, na ano nga eh, nakakuha ng sasakyan nga. Tsaka, ano po, may nangyari po kasi na siya po kasi palagi ang hirap niyang gisingin. Eh ako po kasi, bawal po kasi kami mag-exceed ng 9 sa pwesto. Ano, nung nagka-betripan kami last time, anong oras na po siya dumating? Lagi po siyang ganun, late dumating.
Tapos, nung nakita niya ako, ayun, medyo nagdabog po kasi ako nun. Tapos, galit na galit din siya. Pagdating po bakit sa bahay, siya, bakit siya muna? Bakit mo na siya umalis to begin with? Ano po tawag dito? Susunduin niya po kasi pop-up store lang po yung isang pwesto eh. Susunduin niya po ng, ang tokay niya po, susunduin niya bago mag-8. Eh, lagi po kasi nagkakaproblema sa ganun. Kaya nung na-bad trip po ako, na bad trip na po talaga ako, di na talaga ako makausap. No, ganun po kasi siya yung, kumbaga pag bad trip ako, bad trip din siya, kaya nagsasalubong po kami. Tapos ayun po, yung parang inaambaan niya ako ng suntok, kaya ayoko, parang doon na siguro na ganun. So that was your turning point? Na parang I am trying to understand the entire yung atmosphere that your turning point na. So hindi niya naman ginusto malate? Oh, tsaka Papa Jack. No, wait. Don't brush it off. I want to know exactly what happened. Hindi niya ginustong malate. Nagkataon lang na na-late siya. Mm-hmm. Tama ba ako? Tama ba intindi ko? Opo. Ano naman po ako dun eh. Tinatanong po kita. Tama ba yung intindi ko? Mm-hmm. Kasi ang pagkakakwento mo kasi, he's being negligent eh. Those are two things eh. Magkaiba yun. They're completely apart from each other. No? Iba yung negligent siya sa hindi naman niya ginusto pero yun talaga yung nangyari eh. Hindi naman, alam mo kasi alam mo ano, Ishi, Pilipinas kasi to eh. So, parang kahapon ang luwag ng kalsada, hindi ko maintindihan. Ngayon, di ba? Apakasikip. So, hindi natin maintindihan yung part na yan. At naintindihan din kita kung na bad trip ka kasi, alam mo, ang pinaka nakaka-bad trip sa part mo kasi, ikaw kasi naglabas ng puhunan eh. So, yung sense of ownership would really just dawn onto you kasi ikaw yung naglabas ng puhunan eh. Ikaw talaga makakaramdam ng talagang pressure. Kasi you've got a lot to lose. Tama ba? Mm-hmm. At siya kasi, hindi naman siya naglabas ng puhunan. Tapos plus the fact na, ito hinala ko lang ito ha. Hindi mo naman kinuwento ito pero. Sa inyong dalawa, lumalabas kasi na ikaw yung amo. Tama ba? Kasi ikaw nagpuhunan eh. You decided on when are you going to split yung ano, equally pag dumating sa... Ikaw yun eh, tama? Mm-hmm. Ikaw yung lumalabas na amo. Tama ba? Mali? Doon din kami nagkakaproblema, Papa Jack. Okay, mamaya masabihin sa akin yan. Ikinoconfirm ko muna. You agree or disagree with me? Para maintindihan ko. Ikaw yung lumalabas na amo. This is your concept. This is your idea. As in your own words, sabi mo kanina, pangarap mo kasi ito. Tama? Opo. Okay. At sinamahan ka niya sa pangarap mo. Hindi ko alam kung pangarap din niya ito. So I don't know that part. You put up the business, you conceptualize everything. I'm sure ikaw yung may say kung anong kulay, blah, 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 blah. And siya yung tag-execute. Yan yung kanina ko pa sinasabi sa inyo, division of labor. Mm-hmm. No, hindi defined, pero alam ninyo, siguro by the looks of it na lang, bahala na kayo, amuyan na lang kayong dalawa. Kung paano yung division of labor. That, no? That and, feeling ko lang ito, you can confirm this or not. Ordinary ito sa akin. Feeling ko, may part dito kasi na tinatamaan yung pride niya. Kasi lalaki siya, at ikaw yung, di ba? Ikaw pa bumili ng kotse. So, kaya sabi ko, kaya na ko pa pinipilit sa'yo na hindi defined yung ano eh, yung division of labor ninyo eh. Kasi halimbawa, tayong dalawa nagnegosyo, kahit magjowa tayo, kung alam ko na ikaw nagtayo nito, amo kita. So may karapatan ka mabad trip, at wala akong pakialam doon kung mabad trip, hindi ako pa yung sumagot sa'yo. Kasi amo kita sa part na yun eh. Business mo to eh. Empleyado mo ako. The moment I become a partner to you is when nakapag ROI ka na, return of investment. Yun ang setup eh. Tama? Opo. At hindi defined sa inyong dalawa yan. Hindi defined. No? So yun yung point ko. Anyways, so yun ang turning point mo. Inaway mo siya kasi na-late siya sa isang bagay na hindi naman niya sinadya. Marami pong turning point eh. Pag ba turning point, marami o isa lang. Kaya turning point eh. Siyempre, nagsama-sama. Oh, anyways. Hiwalay na kayo ngayon. Oh. Asan yung kotse? Andito po. Kanina po, nag-aral po ako mag-drive. Kala ko binibenta mo eh. Kasi, baka anong kotse yan?
Second hand lang po siya. Na? Second hand lang po. Na? Elantra po na yung day. Oh. Yamanin. Malaki makina niyan eh. Pwede pang roller coaster yan, malakas. Malaki po yung loob, pero di ko, wala po akong pamilya sa loob. Anyways, it actually, I sedan na malaki. Parang luxury sedan yan, Elantra. Anyways, so binawi mo yung kotse? Kasi po, meron naman pa akong ibang business po bukod po doon. Hindi ko naman po kinuha yung pinambili ng sasakyan ng sasakyan ni Kate. Ano pa business mo iba? Ano po siya, nag-invest po ako dun sa tito ko ng... Masala sa amin po yung, ano, pag nagsasala ng mga titulo, ganyan. Ah, talaga? Kami po yung nag-finance. So, business-minded ka talaga? Is that... Okay. Medyo nandun yung pedigree mo, no, sa pagbibusiness, no? Is that what you meant when you said kanina na hindi mo nakikita yung sarili mo sa kanya kasi hindi siya business-minded like you are? Hindi, Papa Jack kasi ganito. Kasi ako po, Papa Jack, 16 years old pa lang ako. Maaga po akong namatay ng parents. Papa 4, si Mama 16 ako. Independent na po ako noon. So, simula 16 po, nagbanat na po ako talaga. Maaga po ako nagbanat ng buto. Siya po kasi, hindi siya ganun eh. Yun din yung hinihingi niya sa akin ng pasensya. Sabi niya sa akin na... Pasensya ka na kasi nung huli na naghiwalay kami, pasensya ka na kasi siguro isa din yung sa pagkakamali ko kasi in-enjoy niya yung pagkabinata niya. Samantalang ako, walang tigil, walang humpa ng pagtatrabaho ko. Okay. Ayun po, parang kasing napaka, parang unfair lang tapos po may anak. Meron pa po siyang anak pero sa akin wala naman pong issue yun eh. Makitaan ko lang na... maging responsable siya, yung kaya niyang tumayong lalaki sa amin. Okay. Kasi po, ang dating po kasi is, ako yung magpo-prove kung maging kami talaga. Ako yung provider po. Eh, samantalang, minsan po, kasi ako po, minsan pinangarap ko din po maging housewife, yung mag-aalaga ko ng pamilya ko, ganyan. Tapos may... Minsan pinangarap po yun, pero kasi parang hindi ko po talaga makita sa kanya. Well, he cannot apologize to you because your personal circumstances are different from each other. He does not need to apologize to you sa part na yan. Mm-hmm. Kasi magkaiba kayo ng circumstances sa buhay. So hindi niya kailangan ipag-sorry sa iyan. Hindi niya kailangan ipag-sorry that his life is not as tough as your life has been. Pero naiintindihan kit sa point na you want someone, di ba, na pwede mong, someone who can call your home, no? Somewhere you can rest. Feeling ko nandun tayo. Why did you call me? Feeling ko lang kasi, Papa Jack. Nito, marami din ako inisip. Minsan, kagabi, di ako masyado makatulog kasi... Biglaan nga po yung pag-desisyon namin na gano'n, na itigil yun, tapos mag-apply. So ngayon, hindi ko alam kung kailan ako magkaka-work. Tapos yung laki kasi nang nabitawang kong pera doon sa negosyo na yun. Kasi tapos parang ang dating kasi is ang sama ako, ganyan. Sabi niya kasi gano'n, no? Parang... Sabi niya, maghanap daw ako ng mayaman, gano'n. Hindi kasi... Parang hindi kasi hindi ganun yung pinapoint ko eh. Wala, parang masama po ba ako? Well, feeling ko sa part na yan, these are kumbaga, ito yung mga narrative na sasabihin natin pag galit naman tayo. No? Feeling ko dinamdam mo yung part na yan. Pero kung yun lang dahil na pagtawag mo sa akin, di ba normal naman that when we are mad, nakakapagbitaw tayo na nakapagbitaw tayo na ng mga bagay na masasakit, di ba? Di ba? Opo. That's what I'm saying. Kasi kung ang problema mo dito is
nafe-feel bad ka lang kasi may sinabi siya sa'yo nung time na naghiwalay kayo, that does not indicate sa akin that you wanna go back to him. Tama ba ako? Tama po. Oh, anong problema mo? Kaya lang papay ako. Kasi, okay, now, I'm trying to understand it. Now. Ang pinaka-problema mo is that gusto mo na maghiwalay man kayo, good yung image mo sa kanya. Parang di ko naman na mababago yan, Papa Chokoy. Alam mo, ang lalayo ng sagot mo sa akin, Ishi, kanina pa. Gulong-gulo ako, no? Oh, Papa Chokoy, ang dami ko kasi. Oo. Parang tinanong kita, kumain ka na ba? Aamulan sa QC, ganun yung sagot mo. Yung ganun kalayo, na ang layo eh. Ulitin ko, ano, gusto mo na kahit naghiwalay kayo, yung image mo sa kanya, maganda pa rin. That's how I interpret the last thing that you said eh. Sabi po niya kasi ganito, blah, blah, blah. Tama? And you want to correct him kasi feeling mo, mali yung pagka-interpret niya sa mga bagay na ginawa mo. Tama ba ako? Opo. Oh, di tama sinabi ko. Eh, paano kung... Kasi sorry, but I naniniwala ko that pain equals anger are sometimes coping mechanism of people who are in pain. Minsan galit, di ba? Gamit natin para makamove on. What if yun ang kanyang coping mechanism para matanggap na hiwalay na kayo? Yung bad trip siya sa'yo. Eh, that's beyond your control. Hindi mo na kontrolado yun. Tama ba? Mm-hmm. That's beyond your control. What was it that you really want? But ako, high pitch, huh? What was it that you wanted to ask from me? Honestly. Wala, kanina po kasi Papa Jack, napapaisip po ako baka... Gusto mo mabalikan yung tao? Mag-ano nga tayo, magkaliwanagin na... tayo. Do you wanna go back to him? Siguro kakabreak lang kasi Papa Jack, medyo na... You're not answering my question. Yan ka na naman. Hindi na siguro. Hindi na. Sure ka dyan? Ha? Opo. Sure ka? Hindi na. Ayaw mo na babalik sa kanya? Mm-hmm. So why did you call me? Kanina kasi parang ano ba, sa ako ba yung may problema? Kasi... Papa Jack, 31 na ako. Tapos, tinatry ko naman pong, alam niyo po yun, mag-settle down sa isang tao. Pero, maghiwalay pa rin po eh. Okay. Your question did not make sense to me. Okay. Sige, let me help you out to streamline your thoughts. Ready? Apa. Okay. I think you are you are torn between the devil and the deep blue sea. Alam mo ba yung linyang yan? No? Kanta ng Carpenters yan eh. You're torn between the devil and the deep blue sea. No? Alin man ang piliin mo, it's going to hurt you. Tama? And beyond those choices, you don't know exactly if it's going to benefit you. Tama mali? Tama po. Okay. You don't know if you go back to him, if it's going to be a good choice. Hindi mo rin naman alam kung manatili ka nakahiwalay sa kanya, if it's going to a good choice as well. Tama mali? Tama po. Okay. But we have something to conclude from. Ikaw, ito words mo ito ha. Tinandaan ko lang. Ang sabi mo kanina, hindi mo makita ang sarili mo sa kanya. Tama? Sige, ikaw nagsabi nito, hindi ako. Mm-hmm. And I think that's very profound when you said that, no? Mahal mo yung tao, but you do not see a long-term relationship with him. Kasi he is... Kaya na ko pa sinasabi ito, and you keep on wrestling with the thoughts, no? Because your qualities does not really match, or do not really match dun sa qualities na hinahanap mo from a guy na magiging partner mo. Although mahal mo siya, tama? Mm-hmm. Feeling ko, yun nandun tayo, no? Yung wavelength, kasi ano yung malaking bagay yan, eh. Now, yung wavelength, yung magkasundo kayo, you belong in the same, di ba? You belong to the same
plethora. Oh my God, what's plethora? Ano yun? Plethora, di ba? Alam mo yung plethora? Hindi ko pa, Chucky. Teka lang. Ano ba yun? Kailangan malaman natin to. Plethora. An excessive quantity of or fullness. Parang hindi ko nagamit na maayos yung word. Parang gusto ko lang magmukhang matalino. Pero hindi mo kasi makita na nasa isang common ground kayong dalawa. Although mahal mo siya, tama? Mm-hmm. If we both agree sa part na yan, ibig sabihin, your pain is very temporary. Down the line, you're going to, diba, to let go and move on dun sa pagmamahal mo sa kanya. Kasi there's more to regret when you go back to him. Dahil ikaw ang nagsabi, hindi mo nakikita ang sarili mo sa kanya. Hello? Apo, sanggal. Hindi niya narinig yun. English yun, ha? Hindi, papadya ako narinig ko. Kapigla kasing tumahimik, eh. Oo. Nag-gets mo yung point ko. There's more to regret when you go back to him. There's just so much lessons to learn from. Eh, diba? Kapag tuluyan kayo naghiwalay. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po. Let's go back to the day na nag-decide ka makipaghiwalay sa kanya. You were so sure that he is not the man for you, tama? Mm-hmm. Okay. Is that a yes or is that a mm-hmm? Yes po. Diba? The day you decided makipaghiwalay sa kanya, you were so sure that he is not the man meant to be with you. Tama, mali? Tama. So what you're feeling right now, kung nag-agree ka sa part na yun, is that you miss the life, di ba, nakasama siya. Going home to a place na kayong dalawa magkasama. Tapos ulila ka pa, no? Tama so, yung mga, gabing malulungkot ka at namimiss mo yung pagmamahal ng isang magulang, he was the closest person you've got. Tama? So nakakamiss talaga yun. I am with you na nakakamiss yun. But then again, that's not enough reason for you to go back to a person. That's not enough reason. Alam mo, sorry ah, pero kanina, no, hindi mo man sinabi ito, pero papunta kasi dun sa part na ano eh, the way you describe him, if I did not probe, papunta kasi sa part na salbahe siyang jowa yung pagkakadescribe mo eh. Ganun mo siya describe eh. Pero kung hihimayin ko yung klaseng tao siya, hindi siya salbahe eh. Papaalala ko sa'yo, ginawa niya yung mga bagay na gusto mo mangyari. I'll give you an example. Are you ready for this? Opo. You had, once upon a time, one morning or maybe one evening, you had a dream to have your own coffee shop, a pop store, tama? Opo. And you asked him to resign para samahan ka sa dream mo, and he did. Sinamahan ka niya. So it's not a bad partner. Nag-resign siya regardless of what you tell me eh, kasi natotoxican po siya sa ano eh, sa trabaho niya, pero hindi magre-resign yun natin kung hindi kanya gustong samahan. Pero sinamahan kanya, tama ka mali? No po. Exactly. Nalilate siya kasi sabi mo ka na minsan po kasi umaalis siya, darating siya late eh. Feeling ko naman, ate, hindi ko alam, pero feeling ko nag-away kasi kayo noon. Damay talaga, work. Pag tinoyo, sabi mo kasi kanina eh. So, wala kasing context yung sinabi mo na tinoyo siya eh. Pero I'm sure meron kayong pinagawa yan kasi umalis ng bahay. That affected the business. Kaya ngayong gabi, kaya magkausap tayo, kaya may guilt ka na nararamdaman. Kasi nung naghiwalay kayo at sinabi niya yung mga bagay na sinabi niya that until tonight, it bothers you, alam mo kasing na-real talk ka niya. Am I making sense? Opo. Hmm.
So do you still love the person or no? Ayun naman po. Parang kaya naman makarecover pa. Siguro na lang din po. Suminga ka muna kasi parang papunta ka na sa barada ng ilong. Aabot na kita ng Yusef eh. Ha? Galing ako sa sakit eh. Ano ulit yun? Kaya mo na makarecover? Kaya naman po. Okay. Ibig sabihin, you have no problem. Kasi kung ang problema mo lang, Papa Jackson, I'm in pain tonight kasi nag-iwala kami ng jowa ko. Kailan? Recently po? Eh, normal yan. Nakakatawa. Hindi, Papa Jackson. Kasi ngayon, mahirapan lang ako kasi madami ko rin iniisip. Medyo lutang din. Okay, kasi, share with me, ano ibang iniisip mo? Kasi ngayon, hindi ko alam kung kailan ako mag-work. Yung pera ko pang, alam niyo yun, hindi ko in-expect na dadating ako sa ganitong point kasi dati malaki na yung savings ko. Ngayon po kasi puro gamit, hindi ko naman maibenta. Tapos, okay, let's answer. Bakit di mo alam kung kailan ka mag-work? Kasi nag-a-apply po ako. Tapos yung gusto ko, kasi nag-apply po ako ng hybrid o kaya sana work from home. Pero kailan ka nag-apply? Nagsimula po ako mag-apply kalagitnaan ng June. Okay. Ilan na na-apply mo kumpanya? Dami na po. Ilan? Hindi ko na mabihin nga pa. Yung sabi mo nasa 30 na. 30. Ilan doon na nakausap mo na yung may phone call? Bilangin ko lang. No, is it more than 15? Wala pa namang pong 10. Wala pang 10. Okay. Kaso, ilan doon ang tinurn down mo? Kasi hindi mo gusto offer. Wala pa ako nagkagusto. May gusto ang offer pero tinatanong kita, ilan doon ang tinurn down mo? Kasi you've turned down them eh. You turned them down. So ilan doon ang tinurn down mo? Halos lahat po. Tapos yung isa, bagsak po ako. Okay, doon tayo sa ano? Doon tayo sa turn down mo? Turn down ko po. Mga siyam. Kasi kamo mga sampu eh. Kung isa doon, hindi ka pumasa. Siyam doon, ikaw nag-turn down, tama? Opo. Okay. Baba kasi. Okay. So, ibig sabihin, your question of kailan po kaya ako mag-work is actually a stupid question. Kasi nag-turn down ka eh. If your problem... Sa lahat ng ayoko, yung may problema kayo, pero yung problema ninyo, pinapasakit nyo lang ulo ninyo. Magkakabalakubak kayo niyan. Ibig sabihin, to ask the question, hindi ko po kasi alam kailan ako mag-work is actually an irrelevant question. Because you know exactly when you can work except that you turn them down. Oh, next problem. Di ba kailangan mo? Oh, alam ko tama ako doon. Ano pa ibang piniisip mo? Kasi ganito yan, ha? Alam mo ang pinakaayaw kong isang ginagawa natin, Ishi? Yung maniniwala tayo, ang dami natin problema, pero wala pala. Ano yan? Dangerous yan. Dami kasi problema. Oh, sige, ano problema? Dali. Hindi. I-explain ko lang. Kasi ang plan ko kasi is mag-work from home o hybrid. Mm-mm. Kadalasan ngayon is on-site. Mm. Kasi pag nag-work from home or hybrid ako, kahit papano, pwede kong magawa ng paraan makahanap ng pwesto, ma-continue pa po yung mga natitirang stocks dito at mga gamit. Diba, sometimes, reality will bite us back. And your reality right now, according to you, is that wala ka ng ipon. Tama? And maybe along the lines tonight, we can both agree, di ba, na there has to be compromises made. So kung hindi mo kayang pagsabayin na mag-pop up store ng employed ka, then you just have to choose one in the meantime if you are trying to solve the problem of the money. Mm-hmm. Hindi nga obra eh. Hindi, Papa Joe. Ano ba yun, anak? Kung hybrid ako, kung naka-hybrid set up ako, pag naka-ipon-ipon ako,
kung wala ngang ma-apply ang hybrid nga at kailangan muna ng pera, ano ang gagawin mo? Halimbawa, eto, di ba? O cup noodles. Bigyan kita example, ha? Di ba? O cup noodles, hindi ito ang pinaka-healthy na pagkain. You agree with me? Opo. O, pero pag gutom ka at yun lang ang meron, hindi mo baka kainin, eh gutom ka nga eh. Tsaka na kung may hamon na, eh gutom ka nga eh! Hindi. Yun nga lang yung pagkain eh! Meron pa naman akong savings, kaso... ano na, hindi lang ganun kalaki. Exactly my point. You are trying to solve that problem. And hindi yan kita. But then again, there should be compromises to be made. Opo. Diba? O tinan mo, hindi na yung ex mo yung problema natin, yung budget mo na. Ano ba Gcash, mapapadalang kita? Padalang kita ng 1,450. Ba't may 50? Wala lang, parang halos 1,500. Bakit? Ano pa problema mo? Ano pa ba problema? See? Alam mo, di ba? See, di ba? Huli kita, di ba? Wala ka talaga problema. Wala kang problema. May problema ako. Ano? Sige, name it. Ano pa? Mayroon pa wala ng trabaho, Papa. Yun nga, may tinurn down ka nga na siyam. Hindi naman siya siyam. Parang mga... Oh, lima. Limba. Oh, doon tayo sa lima. Sige, sabihin na natin lima. Lima, oh. Di, huwag ka magreklamo na wala kang trabaho kasi nag-turn down ka ng lima. Ang layo kasi, Papa Jack, pag on-site. Alam mo, ishi. Okay? Nung wala kang pwesto para magtayo ng pop-up store sa pangarap mong coffee shop, di ba nagawa mo ng paraan? So you cannot go ahead and tell me ang layo po kasi. Kasi magagawa mo ng paraan yon. You're living in Laguna right now, tama? Opo. Okay. Saan ka nag-apply? Sa BGC? Opo. Bago mo in-applyan, alam mo na sa BGC yon? Pagka pagsisinungaling, makakamura ako dito. Eh bakit mo in-applyan? Parang po, namimili lang. Exactly! Nag-a-apply ka ng opisina na sa BGC, tapos natanggap ka, ang layo po kasi, ano ba? Ako may alam akong business, pero hindi ko pwede sabihin niyo. Pero meron akong alam. Ako! Anyway, chinacharot ka lang kita. Wala, siguro... andun pa din ako sa stage na baka maayos ko pa yung yun nga yung mga yung sa business baka maitayo ko pa dito. You know, alam mo kung ano problema dito sa usapan natin ngayong gabi? Is that you don't exactly know what you want. That's the problem. You don't know whether separating from your boyfriend is the right decision. Kasi kinain ka ng pride mo eh. Ay, yung totoo niya, kaya nakipag-iwalay. Alam mo, yun talaga yun eh. Tapos hindi ka hinabol nung, ano, yung boyfriend mo, no? Nabol ako, Papa Jack. Pero okay nga, pinair mo yung pride mo, no? Noong time na hinahabol ka niya at tumatanggi ka, alam mong gusto mo siyang balikan. Achuchu? Yun yun eh. Ang dami kasi nangyari, hindi maganda. Gaya na? Gaya na... yung pinangalas talaga, ano... May pet kasi kami, Papa Jack. May inalagaan kami pet, tapos... Anong pet nyo? Ano po, yung aso lang po, Shih Tzu. Oo. Tapos... Hindi po kasi talaga ako pet lover. Dati may birenta sa akin kasi hindi naman ako... Wala yun. Parang wala. Nag-jail siya sa paligid. Hindi ako masyado nakukitan sa kanya. Pero yung yun, yung naging pet namin, parang naging baby namin yun. Kasi parang sobrang diit pa niya nung napunta sa amin. Tapos nag-aalala kami kasi baka maapakan, baka mapano. Eh,
kasi po ako wala pa din akong baby eh, ilang taon na po ako. Naging ano ko siya, parang siya yung naging baby ko kasi nagtitimpla ko ng gatas, pinapakain ko, binavitamins ko. Eh yung tapos kasi bigay yun ng kapatid niya sa kanya. So hindi ko naman po in-expect na kukunin niya sa akin. Eh sabi ko sa kanya, kukunin niya sa iyo nung naghiwalay kayo. Apo. Ba't mo hindi in-expect? Eh di ba bigay ng kapatid niya sa kanya? Hindi. So, ang sabi ko lang po, pinapakiusap ko lang sa kanya na sana sa akin si Peanut. Kahit ano lang, kahit 1 month, makarecover lang ako. Kasi parang, ano, gusto ko pa makasama si Peanut, sabi ko. Tapos yun. Kinuha niya. Kinuha niya po, noong una pumayag siya 1 month, ibigay niya sa akin. Tapos nagbago niya naman yung isip niya. Tapos, nung ano ko ako sa kanya, si Peanut, sabi ko, wag mo sa akin ko si Peanut. Ano, nung pinipilit kong kunin si Peanut, nasaktan niya ako. Tapos, may mga pasa ako sa braso. Bakit niya? Sinuntok ka sa braso? Hinawakan ka na mahigpit? Hindi. Kasi, galit po siya nun eh. Basta sabi ko, ayoko siya paalisin kasi baka mapigilan ko pa kasi kukunin niya na si Peanut, iuuwi niya na sa kanya. Ah, so pinersa niya, he forced his way out. Opo. So hindi kanya sinaktan? Asaktan ka hindi, dahil nagrambulan kayo? Sorry. Alam niyo, ikwento niyo ng tama ito kasi madaling ma-misconstrue dito pag ganyan mo kinuwento. Opo. Ganyan nga po nangyari. Hindi naman niya po ako sinaktan talagang na ano. Hindi ko po matanggap na mawawala sa akin yung aso. Kasi po, aso lang po siya mo. Pero mahal na mahal ko po kasi yung aso. Eh, aso niya yun eh. Oo nga ako, pero sin-explain ko naman sa kanya. Well, your love for the dog cannot be, di ba, cannot be compared dun. Kasi kung parang niyo mahal yung aso, ayun gagawin natin. It boils down to kanya yung aso. Hindi, sabi ko lang naman sa kanya. Kanya nga yung aso at mahal din niya. Baka parehas na kanya pagmamahal sa aso. Parang yung aso ni Kara nasa akin, oh. Hindi ko rin binabalik. Kasi malapit na mag-college yung aso na yun, si Coco eh. Nag-aaral ko eh. Pero alam ko hindi akin yun. Di ba, irerespeto ko pag gustong kunin. Pipi, tama naman. Eh, you have to respect the wishes of the owner. Kahit Papa Jack, ikaw bumili ng gatas, ikaw bumili ng dog food. Pag may lupa ka at nagtayo ako ng bahay, kanino yung bahay? Pag may lupa ka, tinayo ako ng bahay. Ayun, sorry, mali yun. Pag may bahay ka pala, tapos tumira ako sa kwarto mo, dinecorate ko yung kwarto. Akin na ba yung kwarto? Opo. Ate, ka lang magandang usapan ko. May bahay ka. Opo, nagkikita. Tumira ako sa isang kwarto, tapos dinecorate ko, pinaganda ko. Akin na ba yung kwarto? Hindi. The same logic applies, tama? Opo. May aso siya, pinadedi mo. Diba? Sa'yo na ba yung aso? Gusto mo ng pusa? May pusa kami dito pinapaambon. Ang gaganda ng... Totoo! Ang gaganda ng pusa namin sa baba. Bumili nga ako, Papa Jack. Huwag kang bumili. Adapt niyo yung pusa namin. Ang gaganda. Totoo po. Dito sa building. Kamukha yung ganyan ko. Maganda yung pusa namin. Kamukha ko. Oh. Para matapos ng usapan na ito, kamukha ko. Kawik. Totoo nga. Ang gagandang pusa. Totoo. Totoo nga. Okay lang. Thank you. Salamat po, Papa Jack. Ano po? Salamat po. Saan? Ay, baka napapahaba yung usapan. Okay lang. Alam mo tonight, di ba? Alam mo,
You know what's the meaning of topsy-turvy? Ang nalalim naman ng mga... Eh, kasi nga gusto ko magbukang matalino nga. Yun talaga yun. Kaya kahit walang kaparanakang ginagamit ko yung term. Okay na ba? Topsy-turvy. Ano po yun? Ayan. Ano ba meaning ng topsy-turvy? What's the meaning of topsy-turvy? Ayan. Turned upside down, inverted, and reversed. Ulitin ko ha. Your mind is topsy-turvy tonight. Turned upside down, inverted, and reversed. Ibig sabihin magulo. Gulo nga po. Oo, oh, ang gulo. Para kang an-an, kalat-kalat lang, no? Dami ko nga po iniisip ko sinayon. Mm, pero pag hinimay natin, if we become objective with, ano ang problema mo? Actually, wala namang gaano eh. Hindi ko siya kasunin ang problema ko. Ano yun? Hindi lang ako sanay siguro nung... Kasi wala, di, siguro di ako sanay na may problema. Kaya pag may maliit akong problema, di, parang dinadawdum ko. I think right now you need a break. Totoo. Feeling ko kailangan mo ng break. Naiintindihan kita kasi, alam mo, ano kayo, anong tawag nun? Labong pa yung ex mo, tapos plastic kang kausap. Yun naman talaga yun eh, you regret, nakipaghiwalay ka, pero hindi ka makipagbalik kasi yung pride mo, nilamong ka. Yun talaga yun, kwento ngayong gabi. Diba? Oo. Alam mong mahal mo siya but you don't see yourself growing old with him. 'Di ba kasi you are not in the same wavelength. Na feeling ko na magagawa ng paraan yung part na yan eh. Down the line eh. But the two of you are I think 'di ba yung inis niyo sa bawat isa got the best of the two of you. So I guess tonight no it's really safe to say that we cannot make any decision kasi you are not ready to make a decision or to commit to any decision tonight. Ano yung Opo. I think you need to go somewhere. Clear up your mind. Opo po eh. Oo. Punta ka sa Anytime Fitness sa San Fernando. May nakatapless doon ang pangalan si si Toy Junior. Mapitikong ka. Mas makinis sa'yo. Promise. What is your message for your ex? Ano? Ano tawagan niyo nung kayo pa? Ano po, hubby, wifey, ganyan. Oh, gano'ng katagal ka nag-live-in? Ano po, magta 2 years. Tagal din, ano. Okay, bago ka mag-message, na final question. I need you to make up your mind on this one and answer me honestly from the heart. Ready? Opo. Oh, sure ka na ba na ayaw mo na siya makasama sa buhay? May part po Stoy! Yun. Hirap kasi. I'm not trying to ask you to elaborate it. I'm just asking you, sure o hindi? May part sa kanya po. Pero, anong part kasi, sa kanya? Anong part niya? May picture hindi, ba yan? Patingin. Hindi kasi papadya ko. Ano, last time na hinatid niya ako dito sa Kalamba. Sabi ko kasi... kinumento ko kasi sa kanya na dito yung dating bahay namin, ganyan, dito yung inaano ko siya sa mga naaalala kong lugar dito. Tapos yun nga, na-miss niya daw yung pagiging gentle ko. Parang, kumbaga may mga na-miss din ako sa kanya na gusto ko pa makasama, gusto ko pa po siyang makasama. Pero ayoko lang po talaga yung part na nag-aaway kami. Nagkakainisan kami. Pag nagjawa ka ng iba, mag-aaway pa rin naman kayo ng bago eh. I mean, that's constant eh. Well, anyways, you did not answer my question.
Kasi hindi mo pwede, alam mo, hindi mo pwede kasing issue na ang namimiss mo lang sa tao yung part ng pagkatao niya. You have to take in the person, di ba, ng buo. Hindi pwedeng, di ba? Hindi pwedeng nakatingin ka lang sa magandang part. Hindi pwedeng ganun. So the answer is, no, you don't miss him. You just miss the feeling of having him around. And those are two different things. So tonight, I'm going to ask you to say sorry to him, say thank you to him, and say goodbye. Mm. Ano first name niya? Mark. Mark. Sige. Game. Ano, Mark? Sorry kung nagkakabadripan tayo, and sorry kung pili mo na gamit ka lang. Thank you kasi sinamahal mo ako. Ano ba yun? Pasensya ka na sa mga nangyari din. Sorry din. Pasensya ka na talaga kung nag-iinit ang ulo ko or kumukulo yung dugo ko sa'yo minsan. Sana, ano, sana mapatawad mo ako. Ayun lang po. Ayun lang po, Papa Jack. Hindi pa yun. You're not being honest to yourself. Let's do it again. Hindi ako bukas sa mga ganyan. Tinawagan mo ako. This is a verbal conversation. It's just crazy that you tell me. Hindi ako vocal. You called me. This is a verbal conversation. Let's do it again. Mark. Ano? Mark. Lakasin mo, ate. Baka kalaurasyon to. Dikit mo sa... Dikit mo sa labi mo yung phone. Game. Ano, Mark? Sorry sa lahat. Thank you. Minsan naisip ko pa din yung mga pinagsamahan natin. Kasi parehas tayong nangarap. Hindi ko alam na ganito yung ano. Huwag na magtatapos ng ganito. Ano, mag-ingat ka palagi. Tsaka, alagaan mo palagi sa pinat. Sana maayos natin lahat-lahat. Sana makapag-decide ka ngayon kung mag-work ka din ba or tutuloyan. Ganun din sana ako na maayos din yung unti-unting maayos lahat. Ayun lang po. Okay. Ako ay ano, I pity that this is your state of emotion tonight. Magulo, no? You're just all over the place. But one thing is certain tonight, no? Listening to you for
1 hour now. Do you realize 1 hour na kitang kausap? Hi? Po? Sabi ko, 1 hour na kitang kausap. Do you realize that? Ay, hindi po. 1 hour na tayo magkausap. No? And one thing I realized, no? Bago magtapos yung ating usapan. Alam mo kung ano? Hindi po. Is that you still love him? So, this is very stupid from, di ba, stupid of me to ask you. Pero balitaan mo ako kapag ka nagbalikan na kayo, ha? Because I think you, the two of you are just wanting the space that you guys need. No? Feeling ko nandun lang kayo sa part na gusto niyo lang munang mag... Di ba? Gusto niyo lang munang mag... Ano to, mag-reset na. I think you love the guy. Sa kailang boyfriends ka na. Padabida po. Oo. Ilan doon nagsabi sa yung toxic ka? Sorry. Ilan doon? Ulam-ulam ba? Lahat sila, no? So now, sorry. We are slowly painting the real picture of this story. No? Ano ba? Kaya mo natin. Oh. Pabalitaan mo ako pag nagbalikan na kayo. Nalulungkot ka tungkol dun sa aso. Alam mo kung bakit? Bakit po? Because it cuts all the... You know, the connection between you and him. You want to maintain the dog. Number one, kasi love mo yung dog. Pangalawa, because it maintains a certain connection between the two of you. Kasi ayaw mo siya mawala sa buhay mo eh. Hindi, Papa Jok. Ang usapan namin sa aso. You are in no position to negotiate. It's not your dog. You're in no position to negotiate. Not your dog, ate. I understand, mahal mo yung dog. I'm a dog lover myself. So I understand that part. So I guess you owe me another call. Kasi feeling ko, there will be... I think it's just so much, there's so much love wasted here. No? Alam mo saan ako nanghihinayang? Gusto mo malaman? Saan po? 2 years, 3 years from now, pag nagkwentuhan tayo, tapos tatanungin kita, ba't kaya naghiwalay ni Mark? And then when emotions are low na, you are going to realize na ang babaw ng pinaghiwalay nyo ng taong to. That we can both agree sa part na yun. Tama. Siyempre hindi ka oo kasi ma-pride ka, di ba? Kasi baka marinig ni Mark to, malaman niyang mahal mo pa siya. At ngayong gabi, naantay mo siyang dumating sa bahay ninyo. Hindi. Pag dumating niya sa pintuan niyo ngayon, kumatok at sinabi niyang, "Tishi, ayusin natin ito, magbalik ka na tayo." Ang sagot mo, yes or no? Eh kasi babadyo ko ginawa. Yes or no? Kaya siya kayo may gusto ko ayusin mo na yung lahat kung matangyari. Siguro no. Okay. So lahat ng pinag-usapan natin ngayon, you contemplating on many things about him and you tell me no? Do you think that makes sense? Dami ko pa kasi problema tayo. Wala kang problema. Inisa-isang natin. Hindi mo nga masabi sa akin eh. Well, anyways, I will not wrestle with how you teka lang, kailangan ko buuin yung English ko. I will not wrestle on how you want to interpret your own reality. No. In other words, kung gusto mong pahirapan ang sarili mo, dito, dahil ma-pride ka, di ba? Congratulations, sana kitain mo yan bilang pera. Good luck to you, Ishi. Thank you.
Thank you. Pagka mag-thank you, wala ko na itulong sa'yo. Like, gusto ko lang po din ma-ano yung insight nyo kasi medyo gulo nga ako ngayon. Well, good luck to you. Alam mo, I dread of one day na naglalakad ka sa mall, masalubong mo siya, magkasama na siyang iba. Could have been you. Maraming salamat sa pagtawag. Ingat ka palagi, ha? Hello? Hindi ka nakasagot. Na-bad trip ka sa akin, no? Hindi ako pa joke. Gusto ko pa nga ano eh. Gusto ko pa nga sana takausap ka sa... Hindi, pwede na pa. Haba na. No. We can talk. Ano pa gusto ang pag-usapan? Stock exchange. Pag na makakulitan ka lang. No, it's okay. That's my job. To listen to you. What do you want to talk about pa? Kasi ano ba, nakakaya eh. Ano, tawag dito. Ano kasi Papa Joke, kinoconsider ko din po talaga kasi yung parents. Kinoconsider mo yung? Yung ano po, ano, mother-in-law. Pero hindi pa naman po tayo dandun. Yung parang yung tinitingnan ko po yun. Why do you want to solve a problem that's not yet a problem? Hindi, Papa Joe, kasi ano, tawag dito. May hindi kasi magandang nangyari nung nag-away kami one time. Tapos nagalit sa akin yung mother niya. How long ago was that? Parang mga 3 months ago. Kasi ano po eh, nagpunta akong barangay. Pinabarangay mo siya? Opo, kasi tawag dito po. Regardless of the circumstances, did you think that the mother is going to take your side? Opo, alam ko naman po. Exactly. Let's stop there. No? Regardless, no? Ito ba yung nag-away kayo kay Peanut? Hindi po. Iba po. Ano pa yung... Ikikwento ko po. Sige, kwento mo. Ano, tawag dito, nag-away kami, tapos, nag-decide kami na ano, wag muna kasi nagkakaba tripan na kami minsan. Nag-decide kami na kasi taga Cavite po talaga siya, na umuwi muna siya sa kanila, tapos ano, parang cool off muna kami. Tapos nung time na 'yon, nandun siya sa kanila nga, tapos may nabalitaan siya, may chinismis kasi sa kanya. May fault din kasi ako dito, Papa Jack. Ano yung chinismis sa kanya? Ang chinismis kasi sa kanya, nung nasa bazaar kasi kami, nag-away kami, tapos nakapagsalita ako ng hindi maganda. Ano yun? Kasi, nakalimutan ko na paano kami nag-away noon, pero ang nabanggit ko, ano... Parang nag-i-stay na lang ako dahil sa business. Okay. Tapos nakarating sa kanya yun kasi andun nga yung tauhan namin. So, teka lang muna. Anong pinag-awayan nyo na? Don't tell me hindi mo maalala kasi maalala mo yan. Paano ba ako nang bad trip nun? Paano nga ba? Kasi hindi mo naman sabi. Operation? Ano na? About po yun sa operation po. So, anyways, let's get to the bottom of this. Nag-i-stay ka na lang ba ng time na yun dahil sa business? Or it was a spur of the moment statement? Siguro po ano lang po ako noon. Galit lang po ako. Pero hindi naman po ganun. Okay. Eh, nung iba po yung nakapagsabi sa kanya, hindi ko po alam kung paano nasabi. So, ibig sabihin, ganun ka-careless sa salita mo, you do not... Sorry ah, alam mo, issue that's indicative of your disrespect to him. Alam para sabihin mo sa ibang tao yan, inyo na lang dalawa yung detail na yun, hindi na para marinig pa ng tauhan nyo yun eh. Bad trip po talaga kasi ako. Doesn't matter, not an excuse. Hindi natin pwede sabihin na bad trip, kasi napakita kasi na bad trip ako. Magiging mali ba ako, magiging tama ako? Mali.
Exactly. Nabadrip ako, hindi ko pwedeng gamitin. So, same logic applies to you. Ang tanong ko dito, ano nangyari noon? Ang nangyari noon, Papa John, ano, di na sa kanya yung machine nga. Kasi nga, noong time na yun, siguro, ano, nung nagsisimula po kasi kami, as in, sobrang pagod po din. Minsan, hindi na kami nagigising sa alarm. Ganun po yung, ano, pero ang dami pong sales noon. Sobrang pagod nga lang. Siguro na papagod na din kami, tapos nagkakabad din na babadrip na din kami kasi pagod kami parehas. Ayun nga, gusto namin ng cool off. Tapos nung nalaman niya yun, hindi na siya gumawa ng kape kasi yun toka niya eh. Sabi ko, paano na? Hindi na, tapos hindi siya makontakt, ano siya, naka-deactivate ng FB. Walang well, I think that's very understandable kasi hurtful yung sinabi mo eh. Mm-hmm. Okay, and then, ba't kayo na-uwi sa barangayan? Kasi po, ilang araw na po, tapos, syempre ako po nga yung nag-finance. Ako yung nagbayad ng renta, ako magpapasahod. Hindi ko naman po pwede sabihin sa tao na, ay, wala tayo ngayon, huwag ka munang pumasok. Kaya sabi ko din sa mama niya, baka po pwede niyong kausapin si, ganun nga, si Mark na, ayusin namin to. Sa barangay ka nagpunta? Eh, hindi po. Sabi ko po kasi dun sa mama niya, baka naman po pwede niyong tulungan, kunin yung machine, kahit ako na lang po yung gagawa ng kape. Bakit di mo siya pinuntahan sa kanila? Po? Bakit di mo siya pinuntahan na lang? Eh, chinat ko na lang po muna yung mama niya. Hindi, tinatanong kita, ba't di ka nagpunta sa kanila? May nagawa ka kasing mali eh. Kung ang kailangan mong gawin, di ba, to make amends, doon sa nasabi mo masakit, ay puntahan siya at amungin ng personal, ba't di mo ginawa? Si Mike, wala po siya sa bahay nila. Or you could have gone to the mom. I mean, that would have indicated your intention of wanting to fix things. Eh, iba na po kasi yung chat niya sa chat nung mama niya eh. Ano sabi niya, ano... Wala naman talagang ano, nakaka-receive po ako ng hindi maganda. Eh kasi nga may sinabi ka masakit. Let's not forget how it started. Mm-hmm. Ayun po, parang ngayon. Lalaki naman yung anak nila, pinahiya mo naman sa empleyado nyo eh. Tapos nung nagalit yung nanay, magtataka ka. Ayun, parang... Ayun po, galit sa akin. Oh, when things got better, nagsorry ka sa nanay. Sagot? Hindi po. Tapos you have the audacity to say na, eh kasi po namimili pa ako ng mother-in-law. Eh, ikaw kayo dahil ba't nagalit eh? Di kahit sinong mother-in-law ang dumating sa buhay mo balang araw, kung ganyan ka sa anak nila, di magagalit din sa'yo? Mm-hmm. Ano spelling ng Opo, naiintindihan ko na po. On. Isa pa yan. Siyempre ngayon, lalong galit yung nanay sa'yo. Ha? Yung malditang yan, kinuha yung kotse mo. Kawawa ka naman, anak. Kaya makakabahon ka rin balang araw. Yung kotse ko yan eh. Exactly. But do you think the mom will look at it different, the way you look at things? Diba, alam nung nanay, nag-living kayo ng 2 taon and everything you own, not technically, diba, is something that's, kahit papano, diba, partial siya doon. Dahil kaya mong gawin, hinubaran mo siya na pwede niya maging asset. Yun talaga yun eh. After niya mag-resign para sa'yo. Oh! Eh kung magagalit yung nanay, nakakapagtaka ba yun? Alam mo may mali sa'yo, Ishi? Oo nga po eh. Tatawagan ko yung tropa ni Kechi kung nagtatato. Papatatawan kita sa braso. Nakalagay may mali sa akin. Sorry, Baba Chak. Pero, yan nga po, ganun nga. Gusto ko rin naman makorek yun, hindi naman makorek. Well, pride lang to. No? Kasi nanong kita eh, were you able to apologize to the mom when things got better? No. Bakit di ka nag-apologize? Nahiya po ako eh. Hindi ka nahiya ipahiya yung jawa mo sa mga empleyado ninyo? Nahiya ka mag-sorry? O di misfire yung hiya mo?
Ha? Hmm? Hmm? Kau, kau, ha? Hmm? Pain lang naman. Ayun lang noon po yung mga issue namin. Kasi sana, kasi syempre wala na akong magulang. Gusto in good terms sana, hindi ko naman po alam na magkakas. Hindi ko naririnig. Ulitin mo yung part na yan. Ah, sorry. Ulitin ko pa. Ano yun? Sabi ko po, sana, yun nga, kasi nga, mag-isa na lang ako, so gusto ko sana in good terms, hindi ko naman po kasi alam na magkakaganyan. Hindi ko, alam ko naman po yung kasalanan ko. Hindi mo alam apparently because you didn't apologize for what you've done. Ay naku, naniniwala talaga ako na sorry ah, naniniwala talaga ako na na ano po? Mahal mo pa. Bakit po? Hala, ang gulo mong kausap, Ishi. Hindi, gusto ko lang bakit ka naniniwalang mahal ko pa? Ba't mo ko tinawagan? Namimiss ko po. Namimiss ko siyang kasama mo. Eh, ba't di siya tinawagan mo? Kasi nga po, break na kami. Kasi nga, hindi mo kayo magbaba ng pride. Feeling ko naman yung pride mo, Ishi, no? Good naman yan. Gamitin mo yan sa pag-unlad sa buhay. Hindi para ma-alienate yung jowa meron ka. I have a question before we end this. Ready? Apo. Do you think he's a good man? Apo. Okay. I'll stop there. Talagang di lang po maiwasan yung kapatritan ko. Maiwasan yun natin. May iwasan yun. Papajok, sabi mo kanina sa akin, parang may mali sa akin. Ano ba mali sa akin? Ma-pride ka. Sinungaling ka sa nararamdaman mo. Diba? Gusto mo magkaroon ng say sa negosasyon sa asong hindi naman sa'yo? Gusto mo isa-isain ko? Nakapagsalta ka na masakit, nasaktan yung nanay ng tao na pagsabihan mo na masakit, di ka nag-sorry. May away kaya mag-jowa, nalalaman na may empleyado nyo kasi ikaw yung boss, ikaw yung amo. Siyempre, kakampihan ka nila. But the fact na nakarating sa kanyo, ibig sabihin, hindi kanila kampe, nakiniglan sila sa'yo kasi ikaw yung amo. You want me to go on? Sige lang. But the fact that you still miss the guy and yet you deny it to yourself. And you still love the guy. You still love the guy. That's the whole truth. But of course, syempre, hindi mo naman din gagawa ng paraan niya kasi ma-pride ka nga eh. Bakit? Gold ka ba? Hindi, Papa Jack. Ewan ko, parang sa totoo yan kasi ano ba, hindi ko siya super, kasi dati na-in love na din ako ng super. Pero, kasi parang ano lang naman kami, hindi naman kami komplikado, gano'n, walang problema. Siguro, kaya hindi ko siguro masabi na super love, gano'n. Minsan parang, nag-ano din ako sa sarili kong sabi ko ba talaga ito, ganyan. Oh my God. Alam mo, this is just becoming too complicated to even understand. Okay. Here's my final advice to you. Ako naguguluhan na rin ako. I want you to take a break and realize, diba, try to realize what you really want in life. Because no one can dictate that sa'yo. Not me, not anybody else, not him, not his mom. Diba? You just need to realize what is it that you really want. Kung ano gusto mong gawin.
I just want to wish you good luck sa part na yan. Okay. Opo, Papa Jack. Tatandaan ko po yan. I doubt. Hindi, tatandaan. Kasi ganun ako eh. Isa na ganun eh. Well, anyways. Bakit? Gold ka ba? Papa Jack, hindi na. Teka lang. Tawagin mo nga si Estong dito. Roland, pasuyok Estong. Teka lang, may tinawag lang ako. Dito ka nga Estong sa camera 3. Dito ka. May sabi, may gagawin tayo ngayong gabi. Dito ka, dali, dito ka sa live. Sabihin mo lang, bakit? Gold ka ba? Oh, 1, 2, 3, go. Bakit? Gold ka ba? Isa pa. Ayan, dali. Para ma-real talk to game. 1, 2, 3, go. Bakit? Gold ka ba? Thank you, Stong. Na-real talk ka to rin ni Stong. Bakit? Gold ka ba? Ha? Naaawa ako na naiinis sa'yo. Mas malaki yung part na naaawa ako. Bakit naman po? Naaawa ako kasi you know exactly what you want but you are not courageous enough to get it. You know you want him. You won't do anything about that. You know you misses him but you will not tell him. You know that this world will never be the same without him by your side, but of course you won't allow him na malaman 'yon. Pride ka eh. Kasi nga gold ka nga. Good luck. Good luck sa'yo. You'll call me tomorrow, right? Ano pa? You'll call me tomorrow. I guess maybe if you're in better senses tomorrow, call me tomorrow. Or maybe next week. Opo. Kasi medyo ano po talaga. Huwag ka mag-alala. Obvious naman. Ang gulo mo eh. Oh. Wala po. Masyadong tulog eh. Tapos puro interview po. Good luck sa'yo, ano, Rishi. You know. If there's one good takeaway dito sa problema, alam mo kung ano yun? Ano po? Is that you're one good decision away from being the best version of yourself. Alam mo ba't ko sinabi yun? Because this is the stage in our lives, pag nato tayo kagulo, no? Wherein we try to contemplate and think really profoundly what is it that we want in life. Sana hindi ka magkamali. Okay? Thank you, Papa Joe. I am rooting for you. Good luck to you. Salamat sa pagtawag. Salamat din po. Bye-bye. Bye po. Yan. Si Ishi, isa po siyang gold. Sabi ni Estong, bakit? Gold ka ba? Thank you for coming home. I'm sorry that the chairs are all torn.